Magandang buhay! Handa na ba kayo sa panibago nating aralin? Tara! Pakinggan at kilalanin natin si Francisco Balagtas. Tubong Bulacan ang prinsipe ng Makatang Tagalog. Isinilang siya noong 2 ng Abril, 1788 sa Panginay Bicaa, Bulacan. Gayon ay balagtas na ang tawag sa lugar ng kanyang kapanganakan bilang pagpaparangal sa kanyang dakilang makatang anak ng Bulacan. Mahirap lamang ang kanyang pamilya. Si Juan Balagtas ang kanyang ama at si Juana de la Cruz naman ang kanyang ina. Kiko ang ipinalayaw kay Francisco. Musmus pa lamang ay kinakitaan na siya ng talino at hilig sa pag-aaral. Dahil sa kahirapan, kinailangan niyang manilbihan bilang utusan sa Tondo, Maynila. Ang kapalit ng kanyang paninilbihan kay Doña Trinidad ay ang pagpapaaral nito sa kanya. Pinag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose at dito ay nakatapos ng Gramatika Castellana, Gramatika Latina, Geografia y Física at Doctrina Cristiana. Ang mga nabanggit ay ang mga karunungang kinailangan niyang malaman upang makapag-aral siya ng kanones. Ang batas ng pananampalataya. Bukod dito, pinalad siyang makapag-aral sa isa pang paaralan, ang San Juan de Letran. Natapos niya ang Humanidades, Teolohiya at Filosofiya. Dito niya naging guro si Padre Mariano Pilapil, isang bantog na guro na sumulat ng pasyon. Naging bukang bibig ang pangalan ni Kiko sa larangan ng pagbigkas ng tula. Madalas siyang maanyayahan sa iba't ibang pagdiriwang upang bumigkas ng tula. Naging makulay ang kanyang pagbibinata at naging bantog na makata. Ang angking husay niya rin sa pagbigkas ng tula ang dahilan kung bakit maraming kababaihan ang humanga sa kanya. Subalit isang dilag na nagangalang Magdalena Ana Ramos ang unang bumihag sa kanyang puso. Sinikap niyang handugan ang dalaga ng isang tula para sa kaarawan nito, ngunit sa kasamang palad ay hindi siya natulungan ng isa pang makatang tumutulong sa pag-aayos ng tula. Ang tulang ipaayos niya sana kay Jose de la Cruz na tinawag ding Joseng Sisiu ay hindi nito tinanggap sa kadahilanang wala siyang dalang sisiu na ipambabayad. Ang pangyayaring iyon ang nagtulak kay Balagtas na pagbutihin ang kanyang kakayahan sa paglikha ng tula. Hindi naglaon at namayagpag sa larangan ng panulaan si Balagtas at nangulimlim naman ang kabantugan ni Joseng Sisiu. Mula sa Tondo ay lumipat si Balagtas sa Pandakan. Dito niya nakilala si Celia o Maria Asuncion Rivera sa tunay na buhay. Napaibig niya ang dalaga at naging magkasintahan sila. Subalit, nagkaroon siya ng mahigpit na katunggali sa pag-ibig ng dalaga sa katauhan ni Nanong Mariano Capule. Si Nanong ay mula sa isang may kaya at makapangyarihang pamilya. Sa kagustuhan niyang hindi na makadlang pa si Balagtas sa kanyang panunuyo kay Celia ay ipinabilanggo niya ang makata. Pinagdusahan ni Balagtas sa bilangguan ang isang maling paratang. Dumagdag pa sa kanyang dalahin ang balitang nagpakasal na ang dalagang iniibig niya sa kanyang karibal. Naniniwala ang dahil sa kabiguang ito ay naisulat niya sa loob ng bilangguan ang obrang Florante at Laura. Bagamat may ilang nagsasabing tinapos niya ang obra sa Udyong Bataan, dito sa lalawigang ito siya nanirahan pagkatapos ng kanyang pagkakabilanggo at dito rin niya nakilala ang babaeng iniharap niya sa Dambana, si Juana Chambing. Sa edad na 54 ni Balagtas, ikinasal sila ni Juana sa kabila ng pagtutol ng magulang ng dalaga dahil sa laki ng agwat ng kanilang edad.
Muling nakilala ang husay ni Balagtas. Naging kawani siya sa hukuman at hindi naglaon ay naging teniente mayor at huweste sa Mentera. Noong mga panahong iyon, ang posisyong iyon ay pinagpipitagan. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Sa lalawigan din ng Bataan ay muli siyang bumalik sa bilangguan. Dahil sa paratang na pinutulan niya ang buhok ng isang babaeng utusan ni Alferez Lucas. Bagamat lumaban siya sa kaso, ay sadyang naubos ang kanyang kayamanan sa pag-aapila. Pinagdusahan pa rin niya ang paratang na iyon sa kulungan. Sa isang kisap matay, nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Paglabas niya ng piitan, sinalubong siya ng hirap ng buhay dahil naubos na ang kanyang kabuhayan. Gayunpamay, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagsulat hanggang sa bawian siya ng buhay noong 20 ng Pebrero taong 1862 sa gulang na 74. Naulila niya ang kanyang asawang si Juana at ang apat nilang anak. Lumisan man siya sa mundong ito, ay iniwan niya namang buhay sa alaala ng mga Pilipino ang maraming immortal na obrang bagamat gumamit ng alegorya upang maitago ang tunay na mensahe ng akda ay sumasalamin pa rin sa mga kalakaran sa totoong buhay. Isa na sa mga ito ang Florante at Laura. Sinasabing ang mga pasakit sa buhay na naranasan ni Balagtas ang pumanday sa kanya upang maging isang mahusay na manunulat. Nakatulong rin ang mga himagsik ng damdaming naghari sa puso't isipan niya ng mga panahong iyon. Taglay ng Florante at Laura ang mga himagsik na ito. Bagamat naisulat sa panahon kung kailan napakahigpit ng sensura ng mga Espanyol sa mga akdang Pilipino, naging mapangahas ang obrang ito. Kung magiging mapanuri rin ang mga mambabasa, makikita nila ang awit ay hitik na hitik sa mga aral at pagpapahalagang magagamit bilang gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng maling pagpapalayaw ng magulang sa kanilang anak. Pagka maingiti na nauwi sa paggawa ng hindi mabuti sa kapwa, pagbabalat kayo na nagbunsod ng pagiging mapaghiganti. Ang hindi ka nais-nais na pag-uugaling pagpapaliban ng gawain at pagiging sobrang mapagpaniwala. Masasabing ang obrang Florante at Laura ay naging daan upang mapataas ang antas ng panitikan noong panahong walang layang makasulat at makapagpahayag ng mga kaisipan. Pagkamalikhain at damdamin ng mga mahuhusay na manunulat. Ito'y isang akdang hindi maibabaon sa hukay kailanman. Dahil sa angking kakayahan, determinasyon at katatagan ni Balagtas, isinilang ang isang obra maestrang nagtaas sa antas ng sining ng panitikan. Tunay ngang karapat-dapat na tawaging prinsipe ng Makatang Tagalog si Francisco Balagtas. Mahusay, nakilala na natin ang prinsipe ng Makatang Tagalog na si Francisco Balagtas. Sana'y may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Paalam sa inyo at sa susunod muli!